Isa ka ba sa mga nagtatanong kung paano papupuntiin ang iyong inner thigh or butt cheeks? Isa ka rin ba sa mga napapaisip kung bakit maitim ito? Or isa ka ba sa mga gusto magtupis pero hindi mo kayang magtupis dahil... Alam mo na yan mga momshies. If you want to know the answers on that questions, please keep on watching. Hola mga momshies, this is Kela Camille Abusar or you can call me Kia for short. If you're new to my channel, welcome. If you have already subscribed, welcome back. So ngayon, ang pag-uusapan natin is again skincare tips. Alam ko, favorite niya yan sa channel na to. So, alam ko na madami sa inyo ang interested pagdating sa mga skincare topics. So, here it is. Napapaisip ako if gagawin ko ba itong video na to kasi alam naman natin na pagdating sa mga ganyang usapin, medyo sensitive tayo at medyo na-awkwardan tayo pagdating sa mga bagay na ganyan. But then again, here I am sharing to you guys my tips on how to take care of your inner thighs and your butt cheeks because I believe that this is something that I should share to my viewers because this might be beneficial to some of you. Disclaimer lang guys, those products that I will be mentioning or yung mga ginagawa ko that works for me may or may not work for you. Kasi iba-iba tayo ng skin type. Pero syempre guys, sana yung mga products na mapag-git ko is mag-work din sa inyo para masagot niyo yung mga questions niyo or yung mga problema niyo sa skin niyo. Ano nga ba yung ginagawa ko para malesen yung pagka-dark ng aking singit or ng aking puwet? Or ano ba yung mga products na ginagamit ko? First is, hindi ako nag-shorts or nagpapantalon ng sobrang sikip. Hindi ako fan ng pantalon, ng mga denim, ganyan. Hindi rin ako fan ng mga leggings. Dun sa mga nakakakilala sa akin and dun sa mga nakakakita sa akin na pumapasok sa office, alam nila na ang lagi ko sinusuot is skirt or dress. One of the reason is ayaw ko na nagsuot ng mga pantalon nga kasi nga nakakaitim siya ng singit or ng puwet. So, bakit ba nangingitim yung ating singit? Kasi dahil sa friction. Every time kasi na masikip yung suot natin, nakikis-kisan yan sa loob. So, every time na nakikis-kisan yan, nagkakaroon yan ng sugat. So, yung sugat na yun, mag-initim yun. And yun, yun yung isa sa mga nagkukos kung bakit umiitim siya. So, as much as possible, iwasan natin magsuot ng mga masisikip na pantalon or ng shorts. Kaya nyo magsuot ng medyo maluwag. If lalabas kayo, uso naman yung mga maluluwag na shorts and maluluwag na pantalon lately. So, ganun na lang yung suot nyo. Next is, pag nasa bahay, hindi ako masyadong nagsushort. What I usually wear is yung mga t-shirts na malalaki and then naka-underwear lang ako. Actually, mas okay nga if walang underwear. Why? Because sometimes we have to let our vajayajay breathe. Dapat kasi may moment yan na nagpapahinga naman siya, hindi siya yung sakal-sakal. Diba kung ito naman, diba, ayaw mo na parang nakakulog kang ganyan. So minsan, kailangan din natin na hayaan na huminga yung ating vagina. That is for hygiene purposes din naman. Ako kasi ako, personally, hindi ko kaya na hindi mag-wear ng underwear. Medyo naiilang tayo sa mga ganyan. So if ever man, na magsuot kayo ng mga panties, make sure nyo na lang na hindi siya masyadong garterized. Diba nung mga bata tayo, medyo uso yung mga garter, mga sew-in panty, diba? Sobrang garterized yung gilid nun. So, medyo hindi pala siya okay kapag sobrang garterized yung gilid kasi nga, naiipit niya yung mga singit-singit natin and nagkakaroon siya ng friction. So, mas okay yung mga seamless panty. That is what I can recommend to you guys. Ang mga seamless panty kasi hindi siya garterized sa gilid. Hindi siya masyado masikip and nagkukos ng friction sa... Next is, napansin ko, dun sa mga napkin, hindi ako gumagamit ng dry net. Hindi ko alam kung ako lang yun. Every time na gumagamit ako ng dry net na napkin, nagkakarashes sa may patang banda. Hindi ata gusto ng skin type ko yung mga dry net. Parang sobrang dry niya. Kumikis-kis siya dun sa puwet ko. And nagkakaroon siya ng rashes. Hindi rin ako fan ng mga menstrual cups and also tampons. Ako lang yan ha. Hindi ako masyadong fan nun. But what I usually use is yung mga napkin na cotton. Mas okay yun kasi hindi ako nagkakarashes dun. Kayo, kung saan kayo komportable,
kung okay lang din naman kung gusto niyo mag-tampons or kung gusto niyo mag-menstrual cups, okay lang naman din yun. So, kung saan na lang kayo comfortable, basta i-make sure nyo na hindi masyadong pagkakarash. Next is, punta naman tayo sa mga products na ginagamit ko. Actually, dalawa lang yung product na ginagamit ko. And it's sobrang naging helpful siya sa akin. Ang aking tip number 4 is dapat nag-exfoliate ka. So, ano ba yung product na ginagamit ko? Ang product na ginagamit ko ay ito. Actually, na-share ko na to before. So, isa to sa mga favorite body scrub ko talaga. And this is what I am using doon sa aking butt cheeks area and also sa aking inner thigh. Itong new Skin Liquid Body Lufra, sobrang gentle lang nito. Nire-remove niya yung mga dead skin cells ko. And also, yung mga rough areas natin and yung mga dry areas natin like yung mga siko, yung mga pato, yung mga tuhod, ganyan. Ini-smoothen niya, lalong-lalo na yung mga inner thighs natin at mga butt cheeks area natin. Ini-smooth niya. Kasi diba dun sa mga yun, meron tayong mga dry areas stored and mga dead skin cells. Inaalis niya yun. So, sobrang gusto ko tong product na to kasi meron din siya no walnut husks and aloe vera. So, alam naman natin na yung mga products na yun, sobrang good talaga yun sa skin. Aside from that, this is 100% soap-free and dermatologically tested. Gamit ko siya twice to three times a week. Sinasabay ko lang siya sa pagliligo ko. Yung normal, paano mo nag-exfoliate? So, every time na maliligo ako, i-rub ko lang siya sa aking singit. Yan, i-rub ko lang siya na ganyan. Tapos, hayaan mo lang siya doon ng mga ilang minutes. Tapos, i-rinse off mo na siya. Lalong-lalo na dito sa may butt area. So, ganun din. I-rub mo lang siya ganyan, mga ilang minutes. Tapos, i-rinse off mo na siya. After nun, mapipil mo na sobrang soft ng skin mo. Kaya, sobrang light na light ko talaga to. Next naman na product na ginagamit ko after ko mag-exfoliate is itong body butter. Hindi ko alam kung paano siya i-pronounce. Hindi ko alam kung makikita nyo, pero ilalagay ko na lang siguro yung picture dito or dito sa mga cellphone lang kasi tayo guys. Pero yon, ito yung ginagamit ko, yung body butter. It's also from Nu Skin. Hindi ito sponsored guys. Ha? Ito lang talaga yung mga products na ginagamit ko. So ito, itong Baobab body butter. I'm not sure if I am pronouncing this correctly. So, ito is parang siyang lotion. After ko mag-take a bath ng morning and also kapag nag-wash ako ng night time, is nalalagay ako nito sa butt area ko lang. Maganda tong product na to kasi meron siyang high level ng antioxidants na nakakapag-remove ng ating mga dry skin. So, ganito yung itsura niya guys para makita nyo. Pag in-open mo siya, meron pa siyang takip sa loob. Tapos, alis mo yung takip na yun. Ayan. So, ganyan siya. Color white. Para lang siyang lotion. Mabango din siya. Sobrang gusto ko yung amoy nito. Medyo malagkit siya kapag nilagay mo siya sa skin mo. Pero, yun nga, konting tiis lang. Pero, sobrang effective talaga ng products na to. Nakakatanggal dito ng stretch marks. Ginamit ko to sa butt area ko para ma-remove din yung mga stretch marks natin dyan. Nakita ko kasi ito sa friend ko, si Selden ng ganito, na na-remove niya yung stretch marks sa kanyang chan because of pregnancy. So, sabi ko, try ko kaya na gamitin naman siya sa butt ko kasi may mga stretch marks yung butt ko before. So, tinry ko to, nag-work naman siya. So, paano ko ba siya ginagamit? Every morning and every night, after kong mag-wash, nilalagay ko na siya dito sa area ito. Hinahayaan ko munang matuyo yung body butter bago ko ilagay or isuot yung short, pantulog, ganyan, para at least absorb muna siya ng skin ko, hindi siya dumikit lang dun sa mga fruits ko. Yun lang yung mga products na ginagamit ko. By the way, hindi ito sponsored kaysa ng Nu Skin. Sobrang favorite ko lang din talaga ng products nila kasi sobrang effective talaga. If mapapansin nyo, sobrang konti lang yung ulit-ulit kong sinasabi ng mga products sa mga skincare ko. Kasi nga, if ever na nag-work siya sa akin, hindi ko na siya masyadong pinapalitan. Kasi I believe na kapag continuous lang yung paggamit mo, ma-achieve mo din yung result na gusto mo. So, wala namang mabilis na way ng pagpapaputi or pagpapatanggal ng mga anik-anik sa katawan natin. You have to continuously and religiously use that product. Okay, recap lang tayo. First is, huwag ka masyadong magsuot ng mga masisikip na shorts. Lalong-lalo na yung mga maong. Nasabay ka,
mas okay kung naka-underwear ka lang or lalo na kapag matutulog ka is wala kang panty para nakaka-breathe ng ating mga vajay-jay, mga bushies. Number 3, huwag kang gumamit ng napkin na dry net. For me, kasi medyo hindi okay yung balat natin doon, nagkakaroon ng rashes. Number 4 is itong New Skin Body Lufra. Ito yung ginagamit ko to exfoliate. And number 5, ito body butter. Ito naman yung ginagamit ko para ma-moisturize yung skin ko and para mawala yung mga stretch marks. Okay, sana if gagamitin nyo itong mga products na to, mag-work din sa inyo. Siguro, insert ko na lang yung mga pictures ko here na naka-two-piece para makita nyo kung gaano ba effective talaga itong mga products na pinanggit ko. Before kasi, actually before, nag-two-piece naman na talaga ako. Pero hindi yung talagang all-out na two-piece. Alam niyo yun? Na mag-two-piece ako, pero meron akong nilalagay pa rin sa ibabaw para hindi masyadong makita yung ating mga kwet or mga singit dyan. Yan. Pero ngayon, talagang go mom cheese. Okay, maputi na mom cheese. So, pwede na, diba? Yun. So, yun na. Sana maging helpful din tong mga binanggit kong products sa inyo para kapag-tubis na tayo sabay-sabay mga bakla. So, yun lang guys. Thank you for watching. I hope to see you on my next video. Bye!